Biyernes na, mga kapartners sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya, at hanap buhay in the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters, Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako si Maru Pahati Sarne. Ngayong hapon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa insurance. Kailangan ko ba ito? Yan ang madalas na tanong na ating mga kababayan. Para saan ba yan? At saka, baka naman mamaya mawala lang pera ko dyan. Yan ang tanong ng marami tungkol po sa insurance, life, o ano pa man na insurance po. Ang nasa ating pong mga kasama po natin ngayong hapon na ito ay ang presidente po ng Life Underwriters Association of the Philippines, si Ms. Christine Duran. Hi Christine! Good afternoon! Hi po! Magandang hapon po sa inyong lahat. At ipinagmamalaki ng DWIZ, dati nating kasamahan na ngayon ay napaka-successful na sa insurance business. Siya po ay Board of Trustee, Life Underwriters Association of the Philippines, si Dawn Abigail Zoleta. Si Abby! Hi, Abby! Hello po! Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. At may association pala, no? Ang mga underwriters, Life Underwriters Association of the Philippines. Ano ba ito? Sino ba mga kasali dito? Ang Life Underwriters Association of the Philippines po ay isang samahan ng mga insurance advisors dito po sa Pilipinas. So matagal na po ito, actually 1984 pa po ang Life Underwriters Association. So isa po itong asosasyon para bigyan din po ng boses ang bawat ating advisor. Plus nagbibigay din po tayo ng proper education para mas matulungan sila maging mas professional sa ating ginagawa bilang financial advisor at insurance advisor para din po sa mga magandang serbisyo na maaari nilang ibigay sa bawat pamilya ng bawat Pilipino po. Oo, oo. So, gaano ba kahalaga insurance? Kasi yan ang madalas na naririnig natin sa mga Pinoy na hindi ko naman kailangan yan. O kaya ay hindi pa naman ako mamamatay. O kaya wala naman akong sakit, 'di ba? Kaya sabi nila, walang dapat paghandaan. O kaya sabi nila, ito lang, sapat lang yung pera ko para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. So ano ba talaga ang insurance para sa atin? Anong tulong niyan? Ang isang insurance po talaga ay, kasi katulad po nung sinabi niyo, 'di ba? More of ang thinking talaga po ng mga tao is life insurance or yung death insurance, yun lang po yung ating naisip. Pero ang insurance po talaga ay isang programa na maaaring makatulong kapag may nangyaring hindi inaasahan sa isang tao para sa kanyang pamilya. So ito po ay nakakatulong dun sa financial na aspeto ng ating buhay. So ano ba yung mga bagay na hindi natin inaasahan? So number one, katulad po nung sinabi nyo, kapag ang isang tao ay namatay, diba po? Ito po ay maaaring makuha, ang isang benepisyo maaaring makuha ng pamilya niya para mapagpatuloy pa rin yung mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangalawa is yung mostly po ng mga tao ngayon hinahanap nila ito is yung health insurance. Ito naman po, pagka nagkaroon ng malubhang sakit ang isang tao, nakakatulong po ito para mas magpapatuloy po niya yung medical needs, yan po, yung mga paggamot niya sa ospital. At yung pangatlo po is yung aksidente. Ayan, kung nagkaroon tayo ng aksidente, pwede tayong makakuha ng medical or dun sa life insurance natin. So yun po yung kahalagahan kasi ito po ay makakatulong para sa bawat pamilya po natin. Oo. Eh pero yes. Yan, oo. Avi, paano natin sila ma-encourage, mahihikayat na magpa-insure? Lalo na kung sasabihin nila, ito palagi problema. Yun daw hindi sapat yung kanilang pera o wala silang extra money to pay for the insurance. Ayun. Maganda pong tanong yan kasi una po talaga, ang kailangan lang naman po ng tao, unang-una po, is yung life insurance, yung basic. So ito po yung kapag namatay, meron pong benepisyo na makukuha po ang isang pamilya. Tapos po, meron din po kasing mga iba't ibang klase po ng life insurance eh. So halimbawa po, nakadepende yung laman ng insurance sa kung ano na po yung estado niya sa buhay. Halimbawa po, siya po ba ay single? Or siya po ba ay married na?
mm-hmm. may anak, o pa-retire na siya. So mapapansin niyo po, magkakaiba po ang laman ng coverage na yon or yung benepisyo sa loob, depende sa estado nila. At isa pa pong mahalaga is, nakadepende rin po ito sa budget nila. Mm-hmm. Kasi meron naman pong mga insurance na, meron po tayong tinatawag na term eh. Kumbaga, ito po yung mas mura para po masagot po yung pangangailangan po ng bawat pamilya. Mm-hmm. Lahat po talaga ng makakatulong po eh. Kaya wag lang po silang matakot na magtanong, ano ba yung nababagay sa akin? At ano po ba yung kailang or ano ba yung kaya ko? Mm-hmm. So, paano mo i-compute yung kukunyari? Sabihin kasi nila, nako, yung kinikita ko ngayon sapat lang para sa pangangailangan na aking pamilya. So, gaano kalaki yung pwede kong itabi para sa insurance? At anong magiging benefit ko mula dito sa pagtatabi kong ito sa insurance? Okay po. Mamaya po ipapaliwanag po ni Christine yung mga benepisyo po, no? Mm-hmm. Pero po yung pagdating lang po sa paano ba or... Mm-hmm. Paano ba namin? Nagkakaroon po kami ng tinatawag nating financial needs analysis. Mm-hmm. So sa pag-upo ng isang advisor sa isang Pilipino, bawat isang tao, mm-hmm. inaalam po namin kung ano po yung mga pinagkagastusan ng isang tao. Mm-hmm. Para malaman din po at makatulong po kami mag-assess kung ano po yung kaya niya lang pong bayaran. Mm-hmm. Yan po yung una. Pangalawa po, yung coverage po, matutulungan po namin yan ma-identify kapag ka po may mga questions po kami na ibabato sa kanya. Mm-hmm. Katulad po ng kapag ka po ba ang isang tao ay namatay, ano po ang tatamaan nito? Example mm-hmm. po, breadwinner ako. Mm-hmm. Tapos po, ako lang po yung nag-iisang nagtatrabaho sa pamilya. Magkano po ba yung binibigay ko sa pamilya ko? Mm-hmm. Magkano po ba yung expenses na galing sa akin? So yun, doon po kami magko-compute kung magkano yung laman ng insurance para pag namatay ako, meron tayong mabubuhay pa rin yung susunod. O kumbaga yung naiiwan po. May halimbawa, yung asawa, mm-hmm. yung may maiiwan ka, depende po, doon na po papasok yung computation namin sa budget. Ano po ba yung kaya niya? 2 years? 3 years coverage? Kumbaga po, 3 years kaya po makatawid yung pamilya? 4 years? 5 to 10 years? Doon na po kami magbabase ng budget. Kaya po, kung masa man po ito, meron po tayong mga magiging solusyon po para sa kanya. So, ibig sabihin, kahit maliit lang ang sweldo mo, pwede ka pa rin kumuha ng insurance. Hindi hadlang yes. yung pagiging maliit yung salary mo. Nasa pagbabudget lang yan. So, tuturuan yes. nyo sila so, na magbudget. Kasi, alam mo, yan lang parang isa sa mga maling pag-aakala ng mga tao sa mga insurance agents. Yung, kukunin lang nito yung pera ko. Kumukomisyon lang ito, kaya ito nag-aalok ng insurance. Hindi nila nakikita yung tinutulungan sila na maayos yung kanilang future. Totoo po. Mm-mm. Bakit ba may mga maling impression sa mga insurance agents? Na parang tinatakbuhan, ay, insurance agent, wala ako dito. Nagtatago na sila, di ba? Actually, yan din po ang aming papel bilang dun sa organisasyon po natin, sa asosasyon natin, na yung bawat insurance advisor talaga pong magiging trustworthy or pagkakatiwalaan ng mga bawat Pilipino na talagang magkukonsulta sa kanila. So, yun din po yung mga isa sa mga guide namin or mga core values na gusto din po namin matutunan, hindi lang po ng bawat tao, pero ng bawat insurance advisor, para pag binigay nila yung buong servisyo nila sa mga kapwa Pilipino natin is, kumbaga, talagang buong puso yung kanilang pagtulong. Katulad ko po, nasa industriya po ako for 10 years mm-hmm. na po. So, simula nung pagka-graduate ko hanggang ngayon, nandito pa rin po ako dahil natutunan ko na ding mahalin at nakita ko po rin yung benepisyo na maitutulong nito sa mga tao na natulungan ko. Oo. Ikaw ba, Avi, ilang years ka na sa insurance industry? 7 years po. Wow, 7 years. Talaga, ganun na katagal na nawala ka sa IZ. Oo nga. Matagal. Oo nga, nakakatuwa. Yes, matagal na po. Oo. At yung ay nabanggit nga natin na minsan may fear sila basta insurance agent o kaya ang isip nila hindi nila pagtitiwalaan or ang iniisip nila baka daw hindi magtagal yung kumpanya at mawawala lang yung kanilang pera, mababaliwala. So paano nyo sila i-assure na ang kanilang pera ay talagang maaalagaan at talagang magkakaroon ng benepisyo sa kanila in the future?
Okay po. Ako po, isa po yan sa mga maraming questions po palagi sa akin ng mga nakakasalamuha ko, no? Mm-hmm. Ang natutunan ko rin po is, ang life insurance po kasi, ang industriya na to, hindi po kami, wala pong nagsasarang life insurance company. Mm-hmm. Opo, kasi po minomonitor din po kami ng insurance commission. So, kumbaga minomonitor po kami kung kaya pa bang i-sustain itong company na to yung mga susunod na 10 taon. Mm-hmm. So, kaya po, meron pong mga companies din na halimbawa po, pag nakikita po ng insurance commission na magkakaproblema in the near 10 years, meron po kami mga tinatawag po na mga forced acquisition. So, wala po talagang napabaya ang life insurance company, which is yun po yung nagustuhan namin sa industriyang to. Mm-hmm. Kaya naman nagtatagal kayo dyan. Puan po, si Miss Christine, mas matagal si Miss Christine. Christine, mas matagal sa... tama naman po yung sinabi ni Don, no? Mahigpit po ang panukala ng insurance commission when it comes to insurance companies. Mm-hmm. So siguro po ang isa siguro mga tips na pwede po natin para makatulong, paano ba ako mamimili ng insurance advisor? So syempre mas maganda po kung kakilala natin, yung alam natin kahit paano mapagkakatiwalaan natin, kung comfortable tayo, kasi po ang i-share natin din sa kanya is more of financial ng aspeto ng buhay natin, yung sweldo natin, yung ginagastos natin kada buwan, di ba? Uh-huh. Para mas matutunan din ng advisor kung anong programa yung dapat ibigay sa isang tao. Tapos pangalawa po, tignan din po natin yung credibility ng kumpanya. Mm-hmm. Siyempre po, hindi po pwede na papasok ka lang sa isang bagay kung hindi mo aalamin. Gano'n na ba katagal yung kumpanya na yan? Talagang stable na ba yung company na yan? And as much as possible po, kahit po ako, hindi po ako nagtatanggap ng bayad, basta-basta. Mas gusto ko po na diretso kayo kay company magbabayad. Kasi marami na rin naman pong paraan paano tayo makakapagbayad para po maiwasan natin yung mga ganong klaseng problema sa, kumbaga, yung paghawak ng pera. Mas maganda po, diretso na dun sa mga company. So, mas magiging katiwa-tiwala ang isang tao pag mga ganito pong klaseng proseso yung pwede natin gawin. Mm-hmm. Tapos isa pang isang iniisip na mga tao, no, kaya ayaw nila magpa-insure, yung sinasabi nila na, ay, hindi, pang mayaman lang yan. At saka dun sa marami lang pera yan. Kasi iniisip nila yung premium nga, masyado raw, baka masyadong mataas at hindi nila makaya. Totoo ba yun na pang mayaman lang ang insurance? Actually, hindi po, dahil may mga kasamahan po tayo na marami po akong nakasalamuha dati, nakasama natin na talaga pong kahit po yung simple yung pamumuhay nila, kaya pong magbayad. Kasi meron po nga nasa mga 500, 600, may mga ganun po eh. So kumbaga, mag-iiba na lang po yung benepisyo. Opo, may ganun. Mag-iiba na lang po talaga yung laman nun. Yung coverage, yung benefits, doon na lang po. So kaya doon po kami mag-a-assess. Yung mga ganun na mga maliliit lang, mga 500 a month yung kanilang yung kanilang inihuhulog, magkano yung mabebenepisyo nila, let's say after 10 years of saving or investing? Yun po ay yung tinatawag naming term. So may mga term insurance din po kami tinatawag. Mm-mm. So marami po kasi talagang klase ng life insurance eh. So halimbawa po yung term po kasi yearly renewable siya. So merong mga ganong klase ng life insurance. So ang focus lang po nun is purely po for the life insurance itself. Mm-hmm. Kung halimbawa po, kasi mapapansin naman din po natin sa buhay, halimbawa po after 2 years or after 3 years po, nag-i-improve, nagkakaroon naman po ng improvement sa buhay ang isang tao. Mm-hmm. Kaya doon naman po siya nagkakaroon na pag sinasabi natin nag-a-upgrade na siya. Yeah. Yun. Tapos meron pa rin po kami isang klase ng life insurance na tinatawag. Ito po yung PUL. Oo. Ito po yung pinaka-ano ngayon, ito po yung sobrang in ngayon, na actually hindi rin naman po siya ganun kamahal. Mm-hmm. So, paano ito? So, ano ba ibig sabihin ng VUL? Sige, tulungan ko si Don. So, yung VUL naman po is, katulad, tama po yung sinabi ni Don kanina yung term insurance, pagka maliit lamang ang budget ni client, dahil ito po talaga nagbibigay po ng malaking coverage or insurance, face amount insurance coverage para sa mga tao. Yung isa naman po is yung VUL or Variable Unit Link
So, ito naman po ay isang klaseng programa na may insurance pa din, may life insurance, pero sinasamahan ito ng savings or investment. So, kumbaga, pagdating ng future, 10 years, 20 years from now, pwede tayong kumuha ng certain amount na maaari din natin magamit sa pangangailangan natin. So, itong investment na to or itong savings na to, tumutubo po ito a long time. Although, ang goal pa rin natin or kailangan at least hayaan natin siya kung talagang gusto natin siya kuhain and pagka nagkataon sa pagtagal natin, dapat medyo mga 20 years or 30 years. So talagang in time para sa pag-retire natin. Oo, ang VUL ba yung kunyari may stock market component? Kasama ba yun sa VUL? Oo. Yes po. Mm-hmm. Oo. Tama, tama po. Oo, so ibig sabihin yung... na-insure na yung buhay mo, tapos kumikita ka pa. Tama ba yun? Yes, opo. So, paano ito? Kapag po, halimbawa po, ito po yung ano, yung mga, ano naman po yung benefits mo, no, kapag ka VUL yung kinuha mo. Halimbawa po, ang isang tao, ang kliyente po namin, ay nabuhay ng mahaba. So, halimbawa po, nabuhay ng mahaba, tapos po, ano, hulog lang siya ng hulog. Tapos, sabi niya, sige, nung time na yun, halimbawa, lumagpas sa 10, 15 years, kasi parang, nung time na yun, okay pa siya eh. Diba? Naghulog lang siya ng naghulog. Yung mga hinulog niya po, yun po yung mga naka-invest sa stock market. Na eventually po, pwede niya pong magkaroon ng partial withdrawal or full withdrawal. Depende po doon sa time na gagamitin niya na yung pera. Mm-hmm. Pero, kung sakali naman po na biglang, halimbawa nga po, kahit isang buwan lang yun na ihulog, tapos bigla pong namatay yung isang tao, kung magkano po yung in-apply niyo na life insurance, yun po ang benepisyo makukuha ng pamilya. Mm-hmm. Kaya, meron po siyang death benefit tsaka po living benefit. Mm-hmm. So, kumbaga po, mabuhay ka ng mahaba, meron kang kukunin. Meron kang pwedeng withdraw. Mabuhay ka ng maiksi, merong benefits para sa pamilya mo. So, okay. Yun po yung VUL. Pero kumikita ka lang kapag humaba na yung term mo ng paghuhulog or pwede ka nung kumita year after year? Okay po. Sige, to continue po. Kapag ka po, una po kasing sinasagot po talaga, ang priority po ng isang VUL life insurance po is the insurance. Yan po yung core niya. Mm-hmm. So, kumbaga, yung mga unang hinuhulog niyo po talaga, malaking portion po doon ay pumupunta muna sa life insurance. Because mm-hmm. ang una pong ano doon is, kung ano man mangyari, insured ka. Okay? And then po, habang tumatagal, yung hinuhulog niyo po, yun na po yung ini-invest. So sa bawat company po kasi magkakaiba po siya ng mga percentage, ng mga admin charges, magkakaiba po siya. Pero kumbaga po, habang tumatagal po, makikita nyo, on the 4th, 5th, 6th years, unti-unti na po lumalaki yung fund values. Yung laman po na naipon nyo doon. So hanggang, ano po eh, pwede nga po kayong hindi mag-stop eh, pwede po kayong hindi tumigil na magulog. Kasi kahit eventually po, Kahit po halimbawa ang unang goal mo lang is 10 years na ako maghuhulog and then tapos na ako. Pero kung ano po namin, kung yung time na yun, hindi po talaga, halimbawa okay naman po yung negosyo or okay naman po yung kita ng mag-asawa o ng isang pamilya, talagang we recommend na ituloy nyo lang po. Why? Kasi po ang pinaka mahirap po talaga, lalo na sa panahon ngayon, is mabuhay ng mahaba. Tapos wala ka ng source of income. Yes, oo. Wala ka ng pagkukuhanan. Lalo na ngayon, so, yung mga nawala ng trabaho bigla because of COVID, mm-hmm. no? Oo. Mm-hmm. Yung mga natanggal sa trabaho, kung may insurance sila, eh pwedeng magamit nila ito, no? Lalo na kung matagal na silang naka-invest. Opo. Totoo po yan. Mm-hmm. Actually po, meron po akong na-encounter na isang client ko na nawalan po talaga siya ng income. Mm-hmm. So, dahil po hindi niya po kailangan sa ngayon ng malaking insurance, nagkaroon po siya ng partial withdrawal at ito po yung naging kanyang pantawid habang nag-pandemic. Kaya medyo matagal din po siyang na-sustain dahil matagal na rin po yung ano niya, yung policy niya. So, pwede po yun. Pero talagang inaano po namin na parang kapag sobrang kailangan lang, it's a life and death na. Sinwala na talaga. Para naman po, kasi naniniwala din po kami na hanggat kaya pa po natin, hanggat bata, at kaya rin po natin magtrabaho. Resource of income. Tayo pa mga Pilipino.
Diba? Talagang madidiscard yung mga Pilipino. Maraming salamat, Ate Zoleta at saka si Christine Duran. Pero magbabalik pa sila ha. Maraming pa silang i-explain tungkol po sa life insurance at saka sa BUL sa pagbabalik ng In the Heart of Business. In the Heart of Business. Balik po tayo sa In the Heart of Business. Ako pa rin si Maru Pahati Sarne. Ano po ba yung Variable Universal Life Insurance o yung VUL na tinatawag, no? Ito po ay isang tipo ng permanent life insurance policy na meron pong built-in na savings component na kapag kayo po ay nag-invest po rito, meron po siyang nadadagdag na cash value, no? Meron siyang parang nag-earn o kumikita siya. Katulad po ng standard universal life insurance, ang premium po nito ay flexible. Ang VUL insurance policies typically ay meron pong maximum cap tsaka minimum floor doon sa investment return na associated doon po sa savings component niya. Ang VUL ang i-explain ngayon sa atin ni Don Avi Zuleta. Si Don Abigail po ay isang financial advisor. Kasama po ang isa pang financial advisor na si Christine Duran. Narito po muli sila. So ano yung may single pay VUL tsaka regular pay VUL. Anong difference nitong dalawa na ito? Yung dalawa pong klaseng VUL na yun is yung single pay po muna, ano lang po siya, parang one time, kumbaga parang time deposit na i-invest mo po doon sa company. Tapos po, meron din pong a portion na nilalagyan pa rin siya ng insurance, ng life insurance. Para just in case nga po, pag may nangyari doon sa insured, ay makukuha pa rin po ng buo plus additional coverage ng kanyang pamilya. Mm-hmm. So yun po talaga isang beses lang nabigayan. So depende din po yan kung saan tayo mag-i-invest, kung magkano yung amount na i-invest natin. Mm-hmm. So yung isa naman po is yung regular savings natin na VUL. Ito naman po pwedeng kunari, ang kaya lang ni client monthly. So pwede niyang unti-untiin hanggang mabuild niya eventually na malakihan na po yung kanyang ipon. So ito hindi naman kailangan isang bigayan lang. Yan po pwede siya mag-ipon na 5 years, 10 years, or yung tuloy-tuloy nga po, katulad ng sinabi ni Don kanina. So yun po yung isa rin pong option na pwedeng isipin ng kliyente. Pagka po hindi naman siya ganun kalaki kumita, pero gusto niya magsimula na magkaroon ng insurance at investment, pwede po tayo sa ganong klaseng programa. Mm-hmm. Okay. Eh kung single pay VUL, ibig sabihin, one time, big time ka magbibigay ng pera dun sa insurance company. Kunyari, 200,000 ang ibibigay ko, no? Kailan ko magagamit yon? O kailan siya kikita? Kung kunyari, ibinigay ko na dun sa insurance company on the first year. Opo. Bali po yung investment na yon, depende pa rin po kung saan klaseng fund or kumbaga anong klaseng market ang ating paglalagyan. Kasi meron po katulad yung sinabi niyo po kanina, yung stocks. Yun po very aggressive, di ba? Hindi natin alam kung aangat siya or bababa. Pero yung mga long term, like for example, katulad nung mga tao talagang into stock market po. Yung stock market, ito po yung mga kumpanya na meron tayo dito sa Pilipinas, tapos parang nagiging shareholder tayo or parang meron tayong ownership or pagmamayari ng kumpanya na yon. Mm-hmm. So bawat company pwede siyang kumita. So yung kita na yon, hahati-hatiin niya dun sa mga owners na nag-invest sa company. So yung a portion nun, yung interest, yun yung kukuhain natin. So depende pa rin po kasi may mga conservative investment naman po tayo, which is bonds naman ang tinatawag. Yung mga ganitong klaseng investment naman po, ito yung mga fixed income or yung kumbaga may specific interest rate kung magkano yung ibibigay niya. Pwedeng 5%, pwedeng 2%, 3%, pero depende pa rin po siya. So may iba't iba po yung fund na pwede natin paglagyan. Kung doon naman po sa kung gaano katagal, ang pinakaano po talaga is at least medium term po tayo pag mga ganitong klaseng investment. So mga 5 to 10 years, ganyan, nahahayaan mo muna siya para umiikot lang po siya, tumutubo. Tapos at a certain period of time, pagka talagang medyo tumubo na yan, pwede na po natin siyang kunin. Kailan siya tutubo? Mga 3 to 5 years, tama ba?
Mga ganun po. Pero ako, ang usually po talagang tinuturo ko din, at least kahit papano, 5 years po. 5 years, so pwedeng kukunin mo na yung tubo, andun pa rin yung capital mo, yung 200,000 mo. Lumalaro pa rin siya doon. Pwede naman po yung pwede ganun. Pwede po yun. Opo. Iwan lang po natin yung capital, tapos tubo lang po ang ating kukunin. Oo. O yun. Yung magiging strategy, to add po on, yung magiging strategy po niyan is magdedepende na po doon sa, kumbaga, risk appetite po ng kliyente. Ano po, kung saan po mas komportable po kayo. Mm-hmm. Kasi po kapag ka po, kumbaga, ang company mo na, yun yung company na tapasukan mo, sila yung magmamanage ng funds. Pero kung ano po yung risk appetite, kung ready po talaga tayo na tumataas at bumababa yung ano natin, okay lang po yun. So, meron din po kami mga analysis po na gagawin. Mm-hmm. Okay, bakit yung iba, sabi, 10 years bago merong tutubuin yung kanilang pera? Bakit yung kunyari nagre-regular pay sila, ibig sabihin yung monthly o kaya quarterly ang payment nila, eh sasabihin sa kanila, pero 10 years pa po ito ha, bago magkakaroon ng tubo. Dahil ba merong component yun na health insurance, kaya gano'n na after 10 years pa siya tutubo? Balik katulad po nung sinabi, opo, tama po yun. Balik katulad po nung sinabi ni Don kanina, di ba? Sa umpisang part po ng ating programa, minsan po na kukuhaan to para po ilagay sa life insurance. Mm-hmm. Dahil yun naman po yung pinaka main benefit ng ating programa pa din. Mm-hmm. So, nilalagay siya. Kaya ang ina-advise ng ibang advisor po natin is 10 years, after 10 years pa, or 20 years, para po kahit papaano kumita na rin po yung investment side na ating iniipon every month or every year. So, kumbaga, ang ano talaga po natin dito, mindsetting or isipin po natin is pagka nangailangan ako after 10 years, ito yung pwede kong pagkuhaan. Mm-hmm. Okay, nabanggit ko yung tukos sa health, no? Kasi may mga ganyan eh, either investment ang component o kaya health yung kasama dun sa kanilang life insurance. Paano ba pinipili yan? At saka ano yung, saan sila magbe-benefit na parang kikita yung kanilang pera? Anong klaseng component? Ah, okay po. Dun po kasi sa VUL, ito po ay isang programa na flexible. So, halimbawa po, kailangan sa una pa lang, alam na po ng advisor, malalaman namin doon sa kliyente, ano po ba yung priority niya? Mm-hmm. Ano po ba yung kailangan niya nung time po na nag-apply? Kasi po, kung halimbawa, ang priority po ng isang kliyente po or ano is, sinabi niya sa akin na gusto ko na health insurance. O sige, doon po, yung weight po nung hinuhulog niya, malaking portion po, doon pupunta. Kapag sinabi naman po ng kliyente na kailangan po ng malaking life insurance coverage kasi pag namatay ako, wala nang ibang magpapakain sa pamilya ko. Malaking portion po doon sa pay po ng binabayaran natin pupunta po sa death benefit. Hmm. Ngayon, yung mga singles, yung mga singles naman po, di ba? Sila, madalas po sa nakakasalo mo kapag single, gusto po nila ng kumurot, konting health insurance, mm-hmm. ganyan lang. Konting death benefit or yung life insurance, gusto ko malaki yung maiipon ko. Mm-hmm. So, ganun po siya. Kaya kailangan po, umpisa pa lang, alam po natin yung kailangan mo personally, tapos tutulungan ka po ni financial advisor, i-assess. Mm-hmm. Pwede po kami mag-recommend, pero at the end of the day, kung ano po yung kailangan nyo, doon po tayo magsistick. Oo. Bakit yung iba na nag-single pay VUL o single pay na ano sa insurance, eh kapag maaga nilang binidraw yung kanilang pera, eh nababawasan pa yung kanilang pera. Imbis na parang ano, nakaipon sila o yung makakuha na sila mula dun sa kanilang investment. O sa insurance pala. Mm-mm. Okay. Mm-mm. Sige. Okay. So, bali po kasi yung mga ganitong klaseng program nga po, katulad po, meron po tayong binabawas or nilalagay para po sa mga life insurance. Kahit po single pay or yung one time na, kasi po, di ba, pag kunwari, nag-save po tayo sa alkansya. Mm-hmm. If meron pong nangyari sa akin, nilagay ko yung 50,000 ko sa alkansya, for example po. Pag may nangyari po sa akin, pag binuksan nyo ng anak ko, ang makukuha niya, 50,000 pesos lang, di ba?
Pero kung ang sinave ko, nilagay ko sa isang insurance company at may nangyari sa akin, imbes na 50,000 lang ang makukuha niya, meron siya makukuha, for example, 62,500 po. Na yun yung total na makukuha niya. So, kaya po, pagka nag-early withdrawal tayo, merong nababawas dahil po nilalagay po siya para doon po, ang tawag po natin doon, cost of insurance. So, doon po muna siya, doon po yun nilalagay doon. Pero, depende pa rin po kasi yun kung ano yung katulad na sabi ko, saan po ini-invest. Kasi po may mga instance na rin po tayo na kahit isang buwan lang kumita na, kung gano'n po nabawi na yung charge na yun na binabawas. Pero may mga iba naman po na medyo kailangan unti-unti, hihintay ka po talagang po muna bago tayo mag-withdraw. So kung short term, like kunwari dalawa, tatlong buwan lang nag-withdraw, medyo talagang mahihirapan po tayo. Pero kung hinihintay natin ng 5 years, di ba, or 10 years, or ano po, mas maganda po yung kanyang pwedeng maging return in the future po. So, kailangan pala talaga kausapin na mabuti ang kanilang insurance agent, no? Para malaman ano ba talaga ang bagay sa'yo, ano yung kaya mo, ano yung pwede sa'yo, at ano yung mabibenefit mo, at gaano katagal bago ka makakuha ng benefit from your insurance. Yes, tama Yes. Oo. Kaya ang inyong grupo, yung Life Underwriters Association of the Philippines, ito ay asosasyon ng mga insurance agents. Gano'n na kayo karami dyan? Gano'n po kami karami? Currently po, nasa mga 3,500 po tayo. Last year, mga nasa ganong numbers na po tayo. So kaya po, mas ini-encourage pa po natin ang mga financial advisors na maging parte ng ganitong asosasyon para mas marami po tayong matulungan. At paano sila mag-join? Meron po kaming website. So, pwede po sila mag-register sa www.luwap.com.ph. So, ang maganda po ngayon, www.luwap.com.ph. So, maganda po ngayon, 500 pesos lang po para maging member ka na ng organisasyon na to, ng association ng LUWAP. So, yung mga benepisyo po na pwede nyo makuha when it comes to education, marami po tayo mga seminars, meron po tayong congress, yan. So, ito po ay makakatulong sa atin bilang isang insurance advisor. At yun, pwede bang pumunta sa mga Facebook pages nyo para makapagtanong sila ng diretso? Yes po, meron naman po tayong Facebook, Instagram, ayan po, pwede po sila pumunta sa LUWAP, hanapin lang po nila LUWAP Philippines or LUWAP Pills sa ating Facebook. Oo, pati yung mga kababayan natin na gusto magtanong sa insurance, siguro pwede rin kayong pumunta dun sa Facebook page na yon. Thank pwede you so much. Pumunta. Oo, Miss Christine Duran, ang presidente po ng Life Underwriters Association of the Philippines. At syempre, ang aming baby sa DWIZ, si Don Abigail Zoleta, Board of Trustee sa LUWAP. Thank you so much sa inyong dalawa. Marami kami natutunan. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Good luck. Bye! Bye! Maraming salamat, Avi and Christine. So, sana po ay natuto tayo, no? Tungkol dito sa life insurance at saka sa BUL. At least medyo mas naintindihan na natin kung ano ang... kung ano itong mga ito at kung ano ang maibibigay, mga magiging benepisyo po natin dito po sa mga insurance na ito. Pero bago po tayo tuloy magtapos, gusto ko munang ibahagi po sa inyo ang ilang mga business news, no? Magandang balita po sapagkat yung mga overseas Filipino workers po natin na nagtatrabaho po sa Taiwan na natigil dahil alam niyo naman naging mahigpit po ang Taiwan, ayaw muna nila magpapasok ng maraming mga dayuhan dahil po gusto nilang kontrolin yung bilang ng mga nagkaka-COVID po, no? Gusto nilang i-zero nga yung number of COVID cases po sa kanilang bansa. So, huminto muna po sila pansamantala sa pagpapapasok po ng mga magtatrabaho, lalo na po itong mga overseas Filipino workers natin. E ngayon, nag-announce po ang Taiwanese government na bubuksan na muli nila ang kanilang bansa sa mga manggagawang Pilipino. So, ang inaasahan po, mga 40,000 mga overseas Filipino workers ang makikinabang sa muling pagbubukas ng Taiwan para po sa mga Pilipino manggagawa. Simula po Pebrero. In the heart of business.
Okay, mga kaibigan, at ito pa ang mga latest na business news, no? Ang pababalikin na po ng trabaho ngayon ay ang mga OFWs po natin sa Ethiopia. Kasi po, di ba, for a while, pinahinto po ng pagtatrabaho ang mga OFWs natin. Actually, nirepatriate po sila dito po sa ating bansa dahil may kaguluhan po kasi sa Ethiopia, isa pong African country. May paglalaban nangyayari sa pagitan po ng mga rebelde at gayon din ng kanilang gobyerno. So, ang sabi po ng pamahalaan ng Ethiopia, ang sabi ng pamahalaan ng Pilipinas ay itinaas po kasi sa alert level 4 ng Department of Foreign Affairs. Itong sitwasyon po sa Ethiopia, so ang sabi po ng Pilipinas, uwi muna, mga Pinoy. Last year po ito, nung ideklara na alert level 4, I think it was November 2021. Uwi po muna sila dito sa Pilipinas dahil nga matindi po ang labanan doon. Eh baka mamaya maipit yung ating mga kababayan Pilipino. Pero ngayon, medyo gumaganda na raw po ang sitwasyon sa walong mga areas po dito sa Ethiopia, particularly sa Addis Ababa. Ito po yung kanilang independent na city, no? Eh napagdesisyonan po ng DFA na ibaba na sa alert level 2 ang sitwasyon po sa ilang lugar sa Ethiopia. So pwede na pong bumalik muli sa kanila mga trabaho yung ating mga OFWs na pinauwi dito dahil nga po nung una ay napakasama ng sitwasyon dyan sa Ethiopia. So balik na po sila, sabi po ng Philippine Overseas Employment Administration. Pero hindi po mag-hire ng mga bago pong OFWs. Kung kayo po ay nagbabalak o nag-a-apply for work dyan po sa Ethiopia, hindi pa po kayo papapasukin. Ang papapasukin lang po dyan yung mga luma na o yung mga dati na nagtatrabaho na napauwi lamang dahil nga po dyan sa gera sa kanilang bansa. And also, meron pa rin apat na lugar na meron pa rin pong pagbabawal para magtrabaho po doon. Yung ating mga kababayan Pilipino, nahanap ko lang yung eksaktong lugar. Naalala ko lang yung Tigray. Yun lamang ang naalala kong ibinabawal pa rin po na bumalik yung ating mga kababayan Pilipino. Pero para po makatiya kayo, pumunta muna kayo sa Philippine Overseas Employment Administration at hanapin nyo po yung mga, alamin nyo yung mga lugar kung saan pwede na po kayo makabalik dyan po sa Ethiopia at ano yung mga lugar na bawal pa rin po na makabalik ang mga kababayan po natin na nagtatrabaho po dyan. Kumakita. Okay. Alamin na lang natin yan sa POA. Eventually, ito pala, meron ako isang pinagsulatan. Teka, yun. Okay, ito po. Ito po ang mga lugar na mali pa rin yung akin nabuksan. Sige, mamaya siguro mahahanap ko rin yon kung nasaan yung mga lugar na nakadeklara na hindi muna makakabalik po itong ating mga kababayan. Okay, so ayan, nakita ko na this one. Okay, Tigray, Afar, Amhara, at Binishangul Gumuz. Ito po ang mga lugar na alert level 4 pa po. Tigray, Afar, Amhara, at Binishangul Gumuz. Kung kayo po'y dito nagtatrabaho, hindi pa po kayo makabalik dyan. Pero kung kayo po'y nagtatrabaho dun sa walong lugar na hindi ko naisulat, basta alam ko, naalala ko, Addis Ababa, yung isa po sa mga ibinabawal pa po, isa sa mga pwede na palang bumalik yung ating mga kababayan. Ayan, pwede na kayong makabalik sa inyong mga trabaho. Ayan. Okay? Syempre kasi ang gobyerno natin gusto lang namang matiyak na tayo po ay safe. Kaya po kanila pong ginagawa itong mga means of protection na ito para tayo po ay hindi maiipit sa mga kaguluhan, sa mga bansa kung saan tayo ay nagtatrabaho. And ang isa pang balita po ngayon, no? Dito naman po sa bahagi ng Shanghai, China. Hindi po ba meron pong lockdown dahil dito sa tumataas na kaso ng COVID-19? Actually,
kung titignan mo nga yung mga kaso, hindi naman yung parang shockingly high ang kanila pong kaso. Pero para sa China, shocking na yun. Na sila may 17 kaso po na ng aktibong COVID sa isang araw. Ang gusto po kasi ng China, ma-achieve uli yung zero COVID, yung talagang totally wala silang COVID. Kaya ang kanilang ginawa ni lockdown, yung isa sa pinaka, actually that is the largest city in China, Shanghai, nilockdown po yan, eh nandoon ang sentro ng komersyo po. Maraming mga kababayan tayong Pilipino ang nagtatrabaho po roon. Ngayon, 10 Pilipino raw po ang nagka-COVID. At ang ginawa po ng pamahalaan ng Philippine Consulate po natin ay pinapadala naman daw po sila ng tulong kasi hindi po sila makalabas doon sa kanilang mga lugar, naka-quarantine po sila. Hindi naman malalado ang mga kaso pero meron sila eh. So, ikinwarantine po sila sa kanilang mga lugar kung saan sila nanunuluyan sa China. Ang gawain daw po doon para magkaroon ka ng pagkain, para binibigyan ka ng voucher, pabili mo ng pagkain online. Hindi ka pwede kasi talagang lumabas totally. So, bumibili sila ng pagkain online tapos dine-deliver dun sa labas ng kanilang bahay at kanilang mga pagkain. So, ganun daw po kalakaran ngayon na sa Shanghai. At ginagawa naman daw, sabi po ng ating Philippine Consulate, ginagawa nila ang lahat ng paraan para matulungan itong mga kababayan nating Pilipino. Nakita naman po natin na dito sa pakikipaglaban natin sa pandemya, ang ating mga overseas Filipino workers ay talagang tinulungan naman ng gusto ng ating pamahalaan, no? At hindi lang Filipino workers, kahit yung mga residente na po sa ibang bansa ng mga Pinoy, kapag naman nangihingi po sila ng tulong sa ating pamahalaan, ay na-extend na naman sila ng tulong. Katulad ng ginawa rin pag-rescue at pag-repatriate, doon naman sa mga kababayan natin na nasa Ukraine, no? Sila po ay nakauwi na ng Pilipinas, pati po yung mga meron ng pamilya roon, ay at isinama pa yung kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas, sa mga ni-rescue po ng ating pamahalaan. Yung iba ay nauwi dito sa Pilipinas, yung iba dinala sa ibang mga bansa na malapit lang din po sa Ukraine para lamang maalis po sila doon sa napakagulo, napaka nakakatakot na sitwasyon dyan po sa napakaganda sanang bansang Ukraine. Anyway, binabati lang natin sila Angelo Redahan na nanonood ngayon. Ramon Arevalo, magandang hapon sa iyo. Si Nanay Emma Redahan, good afternoon din po. At Maxi El Marin Duque, hello! Ang aking kasamahan sa scholarship. Hello sa iyo. And Ate Liza Aquino, of course, nanonood at nakikinig din siya. Thank you so much, Ate Liza, si Lori Santos, Edeline Soriano ng Hong Kong. Kumusta kayo dyan? Tapos na yung lockdown nyo, no? Wala na namang problema dyan sa Hong Kong. At gayon din, yung mga kababayan po natin dyan sa San Fabian, Pangasinan, lalo na ang mga classmates ng ating partner Lito Gagni, magandang hapon. Miss Josie and Tony Palasigi na nasa Canada na muli ngayon, Federico Punzalan, and Mr. Reynaldo de Guzman na nag-iimbita sa atin dyan sa kanyang beach resort. Wow, sa San Fabian. Excited! Teka, ini-schedule ko pa po, iniisip ko pa. Kung kailan tayo makakapunta. Sarap sana eh, no? Talagang mag-iikot. Kaya lang, kailangan ini-schedule yan. Kasi kailangan schedule din yung paggamit ng sasakyan at saka yung gasolina yung gagamitin, di ba? Kailangan may budget pa rin eh. Anyway, okay. Ngayon, ito pa po ang mga dagdag na mga balita po natin, no? Alam niyo naman po siguro, no? Narinig nyo na rin na itinigil po o pansamantalang itinigil, suspended actually, ang paghahanap po ng langis at gas dun po sa West Philippine Sea o yung pagdidrill po ng mga kumpanya, mga pribadong kumpanya po itong nag-didrill ngayon dyan sa upon the approval of the Philippine government. May mga nag-explore po, naghahanap ng langis at gas dyan sa West Philippine Sea para tayo po ay magkaroon ng additional na source of energy. Kasi alam naman po natin na matutuyuan na po yung malampaya
yung ating pinagkukunan po ng natural gas sa Malampaya ay malapit na pong matuyo, malapit nang maubos yung natural gas doon. So we have to find another source of gas, kaya nagkaroon ng oil exploration dyan. Nakipag joint exploration naman tayo sa China, kasi nga 'di ba itong lugar na ito ay pinag-aawayan hanggang sa gayon, pinaglalabanan, ipinipilit po ng China na kanila ito, samantalang napakalapit sa atin, tayo mas malapit dito. At syempre, inaangkin din natin itong lugar na ito. So ngayon, kung maalala niyo po, nagkaroon ng pag-uusap si Pangulong Rodrigo Duterte at ang Chinese President. At ngayon, nagdesisyon po ating pamahalaan. We do not know if that is because of that talk, no? Pero nagdesisyon ang ating pamahalaan na pansamantala munang itigil o suspendihin ang oil exploration o drilling dyan po sa may West Philippine Sea. Actually, dati naalala nyo, niresume ito kasi na, ano to, napatigil noong 2014. Noong panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kasi nga dahil mainit po ang tensyon dyan sa, ano, sa West Philippine Sea. So, sirespend din muna ng ating pamahalaan po yan para po ma-diffuse lang muna yung tensyon. Dahil nga may pag-aagawan at nagharap nga tayo ng kaso sa UN, no? At ating pong ipinaglaban yung ating karapatan dyan sa lugar. Nanalo naman po tayo pero hindi ni-recognize yan ng China. At dito sa kasalukuyang administrasyon, naisip po nila na siguro, if you can't beat them, join them. O sige na, makipagkasunduan na tayo dito sa China para lamang matuloy yung exploration. Pero ang nangyari po, etong recently lang, no, kasi naibalik na po yung ano dyan eh, yung pagdidrill dyan noong October 2020, pinayagan na muli. Tapos ngayon, ito na naman, pinapahinto na naman ito pong drilling. Ang hiling po ng Department of Energy, baka pwede naman i-reconsider ng pamahalaan ang desisyong ito dahil sa ilalim po ng international law, ang geophysical survey ay isang lehitimo na maaktibidad sa anumang pinagtatanong ng lugar. Eh, yun lang naman daw ginagawa sa lugar. Hindi na pa naman tayo nandoon sa punto na naghukay para makakuha ng oil o ng gas. Nagsusurvey pa lamang doon sa lugar. So, dapat payagan daw po muli yan. Pero, ewan, mukhang ayaw po ng ating mismong pamahalaan, no? Mukhang ang Department of Energy nakikiusap, please, kasi kailangan na natin makahanap ng bagong source of energy. Pero ayaw po ng ating pamahalaan, suspended muna raw, hindi alam kung hanggang kailan, walang reason na ipinigay ang ating government. So, ang paniwala po nito si Jay Batong Bakal, director po ng Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea ng University of the Philippines, ang paniwala niya, mukhang pinuwersa ng China ang Pilipinas na ipahinto ang paghahanap ng langis at gas sa lugar. Ang paniniwala niya, pinipilit ng China ang Pilipinas na isasagawa ang magkatuwang na paghahanap ng langis at gas, pero batay lamang sa mga nais ipatupad ng China. So ang gusto lang siguro ng China, masunod yung mga conditions niya. Sabi siguro ng China, stop mo na yan. Kailangan magbuo muna kami ng aming mga conditions tungkol dyan sa paghuhukay na yan. Parang gano'n, feeling ni Jay Batong Bakal, binubuli na naman tayo ng China. Pero yan eh, pakiramdam lang naman niya. Kasi hindi pa natin alam talaga ang dahilan kung bakit sinuspend yan. Basta, suspended lang. Ang desisyon po sa suspension ay naganap kung kailan kinakaharap po ng Pilipinas ang problema na nga sa pag-unti ng ating reserbang enerhiya. Ang Malampaya gas field po na nagsusupply ng 40% ng enerhiya sa main island of Luzon ay inaasahan po matutuyuan na sa loob na lamang ng ilang taon. Eh, ang ating pamahalaan eh, puntahan nyo naman yung Benham Rice. Baka meron din tayong makukuha din dyan. I-explore nyo rin yung iba pang mga possible na pagkunan po ng enerhiya at saka huwag lang mag-focus doon sa drilling. Baka dito sa lupa meron ding ilang sources of energy like wind, solar, di ba? At yung karagatan natin, baka sakaling yung power ng sea waves
ay maaari po din natin magamit a source of energy. At syempre tayo po na gumagamit ng enerhiya, edi hinahinay din lang sa paggamit po ng power para hindi rin po nadidrain yung ating source of energy at maibahagi po sa lahat ang enerhiya. Okay, oh, si Eddie Soriano, sabi niya, yes po, Miss Maru, medyo maluwag na ng konti. Simula kahapon, 4 persons per table na allowed sa mga restaurants, though you need to be vaccinated bago ka makapasok sa restaurant. Uy, thank you sa update, Adeline. Anyway, nako, 1:58 na po in the afternoon. So, ibig sabihin yan, kailangan na natin mag-exit. Another weekend, mga kaibigan. Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin dito po sa In the Heart of Business. At syempre, kasama natin ang ating mga kaibigan ngayon sa In the Heart, si Jeric Barreto. Hindi nakalagay yung iba. O sige, thank you so much sa ating mga kasamahan po sa social media. Sa news, of course, sa panguna ng ating news director, Judith Estrada Lariño, and sa engineering, sa ating social media, and of course, station manager, Braggy Berganza. Susunod na po si Miss Ida Gonzalez sa Buhay Metro. Mamaya naman, babalik po ako sa Radyo Klinika. Pakinggan niyo po, mahalaga na naman yung ating pag-uusapan tungkol po sa kalusugan, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Sa pangalan ng aking partner, Lito Gagni, ako naman po, si Maru Pahati sa Arne. Happy weekend! In the Heart of Business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan, Martes, Huwebes at Biyernes, dito lang sa DWIZ 882, In the Heart of Business.